Guys, ngayong araw ipapakita ko sa inyo kung ano yung trabaho ko dito. Pero bago ko po ipakita sa inyo yung trabaho, gusto ko muna magpakilala sa inyo. Ako nga pala si Ricky, isang Filipino overseas worker dito sa Sweden. Nagtatrabaho ngunit walang sahod. So ngayong araw samahan niyo ako sa kung ano yung ginagawa ko pag weekend. So guys, samahan niyo ako sa trabaho ko ngayon dito na extra. So maglilinis tayo dahil nga ito yung extra ko na trabaho kada weekend. So papakita ko sa inyo. So dapat malinis yung buong bahay kasi ito yung pinakamain na trabaho natin. Ayan, guys, kailangan pag naglinis tayo, tanggalin natin lahat ng mga gamit at kailangan punasan isa-isa. So, ganyan dapat tanggalin kasi kung hindi natin ito lilinisin ng tama, yung boss ko guys is magagalit. So, very strict yung boss ko dito. So, kailangan talaga is tanggalin ko lahat ng mga magazine, mga libro, at kailangan punasan siya isa't isa. Kasi pag gumalit yan siya dito sa kanyang bahay o sa kanyang apartment, tapos i-check up niya at hindi spotless, magagalit yun. Pero kailangan may technique tayo bilang isang overseas Filipino worker. Kailangan na rin tayong idea kung paano natin mapabilis yung trabaho natin kahit na yung boss natin is strict. Kasi otherwise, mauubos yung oras natin at hindi tayo makarami sa kung ano yung dapat natin gawin. So kailangan mga technique. Kailangan bilisan mo, kumilos, para hindi ka lugi. So, ganito lang yan, guys. So, ang ginawa ko is nilipat ko muna lahat ng mga gamit doon sa isang misa para na mabilis kong malinisan. Kasi kung hindi ko siya ilipat, hindi ko siya malinisan ng ayos. Ganyan. Tapos balik na din to. Diba? Malinis na tingnan yung misa. So, punta tayo doon sa window. Bibisa na natin to. Dapat tanggalin natin yung mga gamit dito. Kasi pag hindi natin tumatanggal, hindi natin mapunasan ng maayos. So yan. Medyo mahirap, hindi madali guys ang trabaho ng isang OFW, especially kung maglilinis ka ng mga bahay as an extra na trabaho. Kailangan madiskarte ka dito. Pag hindi ka madiskarte, hindi ka makasurvive. So, ganyan. Tapos kailangan medyo mabilis. Yung dalawan. Kasi yung oras dito sa abroad, guys, is gold. So, kaya kailangan mabilis ka gumalaw. Pag mapaga ka dito, so ikaw yung lugi. So, ganyan. Kailangan may technique eh. Isabay na rin natin ng konti yung para na binisan lang natin yung yung maabot. Hindi na yan maabot sa taas. Pag dumating siya, hawak na yung maabot niya na area. Yung taas, hindi niya na yan maabot, guys. So, ayan. Siyempre, yung trabaho, black eh. Kaya kailangan madiskarte ka. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng black na trabaho, guys, pag sa abroad ka? Ang ibig sabihin ng black na trabaho pag sa abroad ka is yung mga trabaho na hindi nagbabayad ng tax. At ibig rin sabihin nun, yung sahod ng mga boss mo or yung pinag-extrahan mo is hindi standard or hindi minimum. Kasi nga, hindi rin sila, walang permit. Kumbaga, dapat, illegal yun. Pero kailangan natin dumiskarte para mayroon tayong extra na kita. Kaya yan ang ginagawa natin. So, yan. Balik natin doon sa gilid. So, ito. Dito yan sa gitna. Sa layo. Ayan.
So yun guys, tapos na yan. Kumbaga, ang next na is yung mga TV. Ito, nasa natin ito lahat. Tapos pati yung mga halaman na yan mamaya guys, isbiliga natin yan. So medyo mabilis lang kasi mamaya lugi tayo, mura lang yung sahod. Tapos pagbabagal tayo, wala. Kailangan natin bilisan para makalipat tayo sa kabila na trabaho at makarami tayo sa isang araw. Kasi pag mabagal ka dito, kunti lang yung kikitain mo, kaya kailangan is mabilis ka magtrabaho para makarami ka na kita. Ganyan ang technique dito sa abroad. So hindi madali yung trabaho dito, kaya kayong mga nasa dyan sa Pilipinas, huwag hingi ng hingi sa mga ate, kuya, at saka mga relatives nyo na nasa abroad. Kasi ganito kahirap yung trabaho nila dito. Sobrang hirap. Kailangan nilang, hindi na sila nagpapahinga. Kasi marami silang extra kahit Sabado at saka Linggo, nag-extra pa rin sila, naglilinis sa bahay ng mga kakilala nila para may mga, ano sila, may extra sila na income. Otherwise, hindi sila makasurvive. Hindi naman lahat marami, pero karamihan marami yung mga OFW na ganito yung ginagawa. So, ganyan. Pagtapos yan, guys, kailangan lumipat tayo dito sa misa. Lahat kailangan ispunasan natin. So, guys, pagkatapos natin punas lahat ng mga bagay dito sa may sala, kailangan muna natin i-vacuum. Tapos, pag na-vacuum na natin dito, lipat tayo sa may banyo, sa may bedroom, tapos sa kitchen. So, kailangan isa-isahin natin by parts tayo para hindi tayo malito. Kasi kung sabay-sabay natin linis ng lihat, mahirap natin, wala tayong structure, so mas lalong mabagal. So kailangan talaga is naka-structure yung linis natin para na hindi tayo pabalik-balik. At pag natapos na to, hindi na madudumihan kasi doon na tayo sa kabilang parts. So ngayon is magbabakyong na tayo dito. Ang mabagal lang is yung magpunas. Pero yung vacuum, magbilis mo yan. So, tapos na tayo vacuum. Pagkatapos natin vacuum dito, lipat na ako sa may bedroom na. So, dahil mahaba na yung video, guys, panoorin nyo na lang ang, ano niya, ang continuation niya sa next na video na i-upload ko. Otherwise, sobrang haba. Ipakita ko sa inyo yung buong video kung paano ko nilinis yung ano, yung extra ko na trabaho dito. Okay? So, see you sa next na video. Bye.